Mga pisli, mga pis lang, mga muto at napatay, o pag-snatch at ninanakawan. Narito naman ang top 5 provincial quiz sa taong ito. Sa number 5 naman, 1-to-1 blessings. Ituturing rin ng suspect na kung siya ang pagpatay sa mismong teenager gaya nagkitapawan. Ang pamilya magkawat na si Gwen at Boy Boy na sinanaman ng kaso ng pinupiyastang at patay ay sa mismong bahay sa kinapawan. Kinalaman nito ay ito sa suspect na ito police office. Kwento siya ng kwento ng magulang. Pili siya pigan din ang Christmas party ng kanyang anak ang mga magulang matapos ay si Dede kasama ang igan si Christine. Sinabi niya marami ba hindi ba sa kaso nito na magawat upang mag hindi pa rin nasa-celebrate ang Pasko at bago taon ang pamilya magawat na nasaring incident to tuluyan ang bente ng siyabe nakatidibing ang magkapatid na magawat. No. Sa numero 4 naman slain business woman na si Claire De Gangos makikita rin sa CCTV ang sasakyan ni Claire bago pumaruro si pasado ikamanang umaga. Makikita rin ang sasakyan ni Claire bago ko papasok ng opisina hanggang sa tumating ng maitigitan din matapos pagbabaringin ang hindi pakikilala suspect sa barangay sa Tinida Ios City. Sa isa pang angulo ng CCTV naman na makikita rin ang pagkugis ng kikita ang sasakyan at sa ang papalayo paputa sa opisina. Pero hanggang makalipas ang ani na minuto pinarin ang riding and tandem ang insidente hanggang sa crime scene. Hina. Dead on the spot ang ito na binalil dahil sa anitan. At number 3, dalawang snatcher arestado ang dalawang ninanakawan matapos yung tapos ng mamahal ng mga cellphone na nagkakalaga na higit ng 8,000 piso at iba pang mga gadgets. Nahuli ang mga suspect sa isang guy parts operation sa misadaan cellphone sa Puerto Princesa, Palawan. Kwento sa isa sa mga suspects sa ninanakawan na tinuputoan ng suspect at sa ninanakawan siya ang iba pang mga cellphone at gadgets nila. Paano nyo kinuha yung cellphone? Hindi po ako magnanakaw, sir. Promise po. Ang gamagana po po yung cellphone. Eh, bakit napunta sa inyo yung cellphone na yun? Ha? Paano napunta sa inyo yung cellphone na yun? Wala po nyo kami sa cellphone. Paano napunta sa inyo yung cellphone na yun? Sir, kasi kaibigan kong babae po, sir. Paano sa inyo napunta yung cellphone na yun? Binibenta niya po sa amin. Sinong babae? Kaibigan ko po ang babae. Inamin ng may-ari ng tindahan ng cellphone ay ito na ang unang beses siyang ninanakawan. Yung buong ano? Oh, ilan yung cellphone? Ilan? Sino? Dalawa sila. Oh, sandali lang. Kayong dalawa, saan nyo nakuha yung cellphone na yan? Ganito po yun, sir. Si MD yung po, sir. Taga Baniko po yun, sir. Justin Boko po apelido niya. Justin Boko. Sino nagbigay sa'yo ng cellphone na yan? Si Justin Boko po siya, sir.
Tawagan mo. Hindi, kaibigan niya po yun, sir. Sinong kaibigan? Justin Boko, sir. Justin Boko po, Abanico. Tawagan mo. Facebook lang, sir. Punta ko, sir, sa akin, sir. Sino ang kumuha doon sa bahay? Sa kanya, sir. Sa kanya po, sir. Sino yung pumasok? Sino yung pumasok? Sa kanya po kasi, sir. O kayo, anong trabaho nyo? Ako po, ano po ako. Kayo ang taga-benta ng nakaw. Na i-turn over na sa Palawan Police ang nasabing insidente na ninanakawan. Tapos ang gusto ko lang... Sino ang pumasok sa bahay ng mga taong ito? Talaga si... Babae, lalaki? Lalaki po yun siya. Ha? Lalaki po. Plan. Yun yung pumasok? Opo, sir. Ha? Maga kasi sir, nagpunta siya sa bahay, sir. Sir, oh, oh. Nagpunta po siya sa umaga. Tapos, anong sinabi sa'yo? Dinala yung sa akin. Ganun kasi, sir. Kailan ko na rin talaga yun, sir. Oh. Dinala yung sa amin, sir. Punta sa'yo ko. Sige ko baka mapamakan ito kasi iPhone Pro Max yun eh. Oo nga po sir. 80 million. Oo sir, alam ko man po sir. Mahal po kasi yun siya sir. Tsaka oh. Po kayo. Kaya sir, yung nagdala sa'yo. Hindi sa dito sa amin sir sa isang bahay. Isang bahay lang. Oh. Oh, ay bakit dinala nyo dito? Anong gagawin ninyo? Hindi po kasi sir. Kasi anong dadalhin ni, bakit dinala nyo dito sa kanya? Nabutusan niya lang po kasi kami. Na ano? Wala pa. Ganito kasi sir. So number 2. Ang developer wala gani ang developer ang ilha pagmuntar lang sa proyekto as po pagpadagan sa asosasyon wala kay sila'y labot 101%. Patay ng pauwi na sana na lahat at ang mag-asawang Sabike matapos ng pagbabalilin na hidoy hindi pa rin kikilalang suspect sa Davao City. Ang gulo anino pinatanaw apil na po ang posibleng motibo ng ano na hitabo to ang krimen. Pauwi ni Nina Attorney City at Amay Sanpike ang pag-uwi na ito'y hindi pa rin nakikilalang suspect. May angay kabalakat ay ang management naman umu-opera naman po sila ang nagpakita naman po sila ang tabang nung nahakal po nila po say angay nilang ika-provide. Kinibiruan ng Iktig Carbari Philippines Davao sa pagpatay na ng mag-asawa. I think one of the most violent killings sa membro sa profession. Siguro naman ang PMP na gat ng tumutulong sa pedipisyo sa na iyong mag-asawa. At para naman sa nating number one criminal crime videos ng probinsyo na yung taong ito ay isang security guard na ito ay sumagip na ito sa Cebu matapos na masunog ng kotse. Ang sos nakajudy ngayon ang sekto na si Kenneth Bernan na sagke kaya ang ganyan nasunog. Mapansin ba ang sunog ang sasakyan dahil nakaligtas siya ang 3 taong gulo na bata na pula po hanggang hindi lumaki ang kanyang sunog. Abangan ang mga ikinagating mga criminal videos ng provincial leader to sa 2022 i-aabangan kung ipapalabas ito to sa suso sa susunod na taon. Thank you.
kaawan pag anong dinibigay sa bayan ko. Oh, oh, kahit marami na ang nasasaktan, ko'y patuloy na nagtatawanan. Oh, 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 diba ako ay nangitin mo kung sa tigay ko ay malas sa inyo. Mahala ko ba ang kasalanan mo? May Diyos akong nagtatanaw sa pino. Para sa tanungan, ang gusto ko, ang pagmatanaw.